Alamin din natin. Ano po ang pangalan nung driver, sir? Larry James Mackay po. So kapag nung nakalagay dito sa ating tablet at kung paano nangyari po, ayan ang ating ipapaliwanag dito sa report. Para sa mga pasahero na gusto ng mas komportabling biyahe, lalo na kung rush hour, hindi may iwasan ang panalakit ng binti at pangangawit ng braso kakapara ng taxi. Pero lingid sa kaalaman ng maraming commuters, may higit na mas madali na raw paraan para tumawag ng taxi gamit ang smartphones at mga daliri. Sa pamamagitan ng isang app o programa sa smartphone, ang mobile device mo na ang mismong hahanap ng taxi para sa'yo. Hindi na raw kailangan pumila, iwas unahan at agawan. Mag-download lang ng libreng app at mag-register. Mapapasok mo na ang network ng mga taxi driver na kargado ng smartphones na may kaparehong app. Ito na ang magtitimbre sa kanila na may pasaherong nangangailangan ng kanilang serbisyo. Because of this system, wala na yung paikot-ikot, wala na yung idle time na nasa mall, 30 minutes, wala pa rin passenger. Kasi dito, they can see the passenger already virtually. Nandun lang pala sa isang corner. So it saves them time, energy, and a lot of money. Ang taxi fleet na ito, isa raw sa mga pioneer sa paggamit ng naturang app. Mayroong halos 200 taxi drivers ang kumpanya at lahat may kanya-kanya raw smartphones. The advantage is that it's more accurate. Like sa radio, hindi namin alam kung sino talaga yung pinakamalapit. Okay? The driver can say, 5 minutes lang ako ma'am, pero actually 20 minutes na wala pa yung driver. Hindi masyadong ano yung adjustment kasi switch, click-click lang eh. Wala namang isusulat. Yes, no, ganun lang. Para lalong maunawaan kung paano ito gumagana, sinubukan namin ang app sa kalsada. Ang location natin ngayon ay somewhere dito sa may Visayas Avenue sa Quezon City, sa harap ng isang mall. At balak natin na magpunta sa may headquarters ng GMA Network dito rin sa Quezon City. So sa app dito sa aking tablet, ilalagay ko yung ating location, kung saan tayo magpapasundo, at ganun din kung saan tayo pupunta, so sa GMA Network. Sa puntong ito ay nagpapadala na ng signal yung app doon sa mga taxi na malapit dito sa ating area at iintayin natin kung sino yung pipick up dito sa ating location. Ilang saglit pa, may nakontrata ng taxi ang aming device. Ipinakita sa screen kung gaano pa kalayo ang taxi sa amin at kung magkano ang iahanda naming bayad. Nakalagay din kung ano ang plaka ng taxi, pangalan ng driver at maging ang cellphone number nito. Maya-maya pa, isang taxi ang pumarada sa harap namin. Ang plaka, tugma sa ipinakita sa app, ang pangalan sa lisensya ng driver, pareho rin. Bagaman hindi lang iisang driver ang tutugon sa timbre ng app, ang program na ang magdedesisyon kung aling taxi ang ibibigay sa pasahero. Ako yung pinakamalapit, kaya ako naka-assign na pwedeng kumuha dun sa... So basically, dahil ikaw yung pinakamalapit sa area ko? Opo. Ako dapat ko doon kasi ako pinakamalapit. Mm-hmm. Walang favoritism, walang human error, o, diba? So system na ang nag-a-assign. Since naka-record yung driver's name, telephone number, hindi gagawa ng hindi maganda ang driver. Sa ngayon, aabot pa lamang daw sa 1,000 taxi sa buong Metro Manila ang gumagamit na ng taxi app. Dahil dito, kaunting tiis lang daw kung may mga pagkakataong walang taxing may bibigay sa pasahero. Ayon sa developer, hindi lamang para sa seguridad ng pasahero makakatulong ang program, kundi para na rin daw maging panatag ang mga kaanak, kakilala o kamiting ng pasahero. So you can share it on Facebook, on Twitter, email or SMS. Whoever clicks on that link can see a map basically of you going to your destination. Okay, Maki, paalala natin sa commuters, ano, 70 pesos, sir, makikita bilang po, ano, 70 pesos yung karagdagang bayad sa taxi fare mo kapag, sir, bababa lang po ako, 70 pesos yung karagdagang bayad kapag magbabayad ka sa pamamagitan ng app, ano, again, ulitin natin, 70 pesos yung idadagdag ng commuter dun sa bayad niya sa taxi kapag gagamit nitong app na ito. At ang maganda dito, Maki, makakatulong daw ito dun sa mga taxi driver kasi sa pagkakaintindi natin, itong 70 pesos na ito ay may makukuha dito yung mga driver. Sir Larry, dun sa 70 pesos, meron kayong porsyento doon? Malaking porsyento ang napupunta sa amin at malaking late lang ang papunta sa kumpanya.
Okay. Sir, ang yung ganitong sistema, makumpara dun sa luma na radyo-radyo kayo, ano yung advantage nito? Ang advantage nito, unang-una, pag sa radyo, isusulat mo pa kung sino pasahero, saan pupunta, saan mo kukunin. Samantalang dito sa sistemang ito, naka-indicate na lahat ang datos. Titignan mo lang, makukuha mo na kagad. Napaka-alwan. Mas mabilis po. Okay. Sa ngayon ay kakasimula pa lamang nitong system na ito. Nung June, kung hindi ako nagkakamali, nagsimula itong system na ito. At so, abangan natin kung ito ay kakagatin ng iba pang mga taxi companies. Maki? So ngayon, Cedric, dito pa lang ba yan sa Metro Manila? Tama, Maki. Ito ay sa Metro Manila pa lang ginagawa sa ngayon. June, nagsimula itong developer nito, yung service provider. At sa pagkakaalam natin, naabot pa lamang daw sa 1,000 taxi units ng, kung hindi ko nagkakamali, mga limang companies pa lamang ang nagpapa-implement ng ganitong sistema sa Metro Manila pa lang, Maki. So, bali, Cedric, 70 pesos on top of the flag down, yun yung sisingilin na additional dun sa pasahero. Tama yun na Maki, 70 pesos maliban pa doon sa magiging reading doon sa metro mo. Ang explanation naman sa atin dyan ng mga taxi companies, even before naman daw kahit yung tatawag ka lang sa kanilang mga kumpanya para magpapabook at magpasundo sa halimbawa sa bahay mo, ay may additional din naman daw na bayad yung before. So kapareho rin lang, Maki. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.